بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating ipagpapatuloy inshallah ta'ala ang ating pagtatalakay sa aklat ni Sheikh Salih Al-Fauzan hafidhahullah, ang kanyang aklat na Al-Mulakhas Al-Fiqhi bilang aklat na ating dinidiscuss, pinapaliwanag sa ating subject na fiqh. Yun na nga, sa last episode, kung inyong maalala, episode 28, tinalakay natin ang pinakahuling paksana ating natalakay sa fiqh ay ang sujudu sahu, no, yung pintuan, kabanata, mga aral o di kaya mga katuruan, mga panuntunan hinggil sa tinatawag na sujud as-sahu, at maaari nyo pong i-review yun. Ngayon naman sa araw na ito, inshallah ta'ala, ang ating magiging paksa ay ang dhikr ba'da salah. Pintuan, sabi ng ating Sheikh, babun fi dhikr ba'da salah. Pintuan o kabanata ukol sa paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala pagkaraan ng salah. No, ibig sabihin, may mga dhikr, supplication o di kaya paggunita, pag-alaala na ating inaalay o ginagawa pagkaraan ng obligadong salah. So ito ay kabilang din sa salah, no? Kasi ito nga, kapaksa ay kabilang din to sa kitabus salah. Kasi nga, ito ay ginagawa pagkaraan ng salah. So mas mainam na talakayin din natin, kasi may mga pamaraan, natatanging pamamaraan na nabanggit na dapat nating gampanan sa buhay itong mga dhikr, no, pamamaraan na nabanggit sa mga hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So una dito, tandaan natin na ang dhikr, mga brothers and sisters, ang dhikr, pag-aalaala kay Allah, ay ito'y kabilang sa mga malalaking pagsamba. Napakaraming aya na si Allah subhanahu wa ta'ala inutos niya ang siya ay gunitahin, alalahanin, no, sabi sa napakaraming aya, katulad ng sinabi ni Allah, ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran kathira, o kayo mga nanampalataya, alalahanin niyo si Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming paggunita o pag-alaala, no. Sa ibang aya may mga maraming kalagayan din na ibunukod-tangi ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay alalahanin maggunita sa kanya pagkaraan ng natatanging pagsamba. Ano ibig sabihin to? May mga pagsamba na ibinukutangi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ko, halimbawa, pagkaraan ng isagawa daw ang hajj, ay siya ay gunitain. Inutos siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah, فَإِذَا قَدَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Ibig sabihin, pagkaraan ng hajj ay alalahanin niyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din pagkaraan Eidul Fitr, pagkaraan ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, nagtatakbir tayo, nag-aalaala ka tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung ginagawa natin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, yun ay kabilang sa dhikr, paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala pagkaraan ng salah, particularly pagkaraan ng mga obligadong salah, ay inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay gunitahin, alalahanin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, no, ibinukutangin niya pagkaraan ng salah, فَإِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. At kapag inyong naisagawa ng lubusan ang pagdarasal, alalahanin niyo si Allah subhanahu wa ta'ala ng nakatayo, no, nakaupo o di kaya nakahilig sa inyong mga taligiran, no, tagiliran. So ibig sabihin, pag tayo ay pag-after ng salam, ay alalahanin natin si Allah subhanahu wa ta'ala, tayo nakaupo. O di kaya kung may gagawin ka, ay kahit ikaw ay nakatayo, no, pupunta sa isang lugar, ay ipagpapatuloy mo, gagawin mo rin yung mga natatanging mga dhikr na ginagawa,
no, natatanggi kung ginagawa pagkaraan ng salah. Okay, so bago pa natin banggitin itong mga ginugunita ating ginugunita kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na natatanging pamamaraang pagkaraan ng sala, I meant na may paalala lang sa atin ang ating guro, ang ating sheikh. Sabi niya dito, tandaan al-dhikr al-mashru' ba'da salat al-farida ila akhir maqal. Tandaan niyo, sabi niya, na ang pag-alaala na inutos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala pagkaraan, pinahintulot ni Allah at mahal na propeta, pagkaraan ng obligadong sala ay dapat gawin, no? Dapat isagawa ang mga natatanging pamamaraan, katangian, natatanging katangian na nabanggit hinggil sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At dapat nagbigay siya ng babala. At babala sa mga katangiang ginagawa, katulad daw ng ginagawa ng mga sufi, ng mga natatanging dhikr, mga ginagawa silang dhikr na taliwas, salungat sa sunan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano ibig sabihin ito, mga kapatid? May mga natatanging sifa, katangian. Okay? May mga natatanging sifa na ginagawa pagkaraan ng sala. Kung ano man yung nabanggit lamang na sifa, katangian, na ginagawa pagkaraan ng sala, ay ito lamang yung sasambitin gagawin natin. Ano yung mga natatanging katangian? Mamaya babanggitin natin. Ito yung baksa natin. Okay po? Pero sabi niya, gusto lang siyang magbigay ng kaalaman na tandaan yun na dapat yung gagawin natin dhikr after ng sala ay gagawin natin yun o di kaya kung ano laman yung nabanggit hinggil ayon sa sunna, ayun lamang ang ating isasabuhay, ating gagampanan, ating idhikr. Taliwas, sabi niya, babala, nababala sa ginagawa ng mga sufi. No? Kasi may mga sufi, itong mga lihis na sekta, na may mga ginagawa silang mga natatayang katangian na salungat sa ginagawa, salungat sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So dapat, sabi niya, ay maging aware tayo doon, maging aware tayo, mag-ingat tayo. So ngayon, babanggitin natin, mga brothers and sisters, yung mga natatanging dhikr na nabanggit sa mga sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na ating gagawin, ating sasabihin o ating sasambitin. So ito yung tatalakin natin. Una dito, at inshallah tala, ito ay nasa module na i-comment ko sa comment section. Okay? Una dito, sasabihin natin yung pagkaraan ng after sala. Yung after ng sala, ibig sabihin, pagkasalam natin. Salamu alaikum warahmatullah, salamu alaikum warahmatullah. Ang una-una ating sasambitin, astagfirullah. Ako ay umihingi ng kapatawaran kay Allah. Tatlong beses natin yung sasabihin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pagkaraan, ay bibigkasin natin itong mga dua na ito. Ito ay mahaba, no? Di bale, inshallah, nakasulat sa inyo, pagsasatitik. Okay, nasa comment section nito, no, sa module. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. At yung dua na la ilaha illallah, sasambitin natin to, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaldi minkal jad. La hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iya, lahul ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah, lahul mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Itong lahat ng dua na ito ay nabanggit na ginagawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay, sa mga masjid sa Saudi minsan harap nila, minsan na nakapaslit, no, nakasa harap nila. Pero kayo minsan, kung hindi nyo ito naisaulo, mga brothers and sisters, pwede nyo itong kopyahin, copy-paste, tapos i-print ito nyo. So, pwede nyo basahin to after ng sala hanggang sa may saulo natin. Inshallah tala. Hanggang sa may saulo natin, pwede natin itong binabasa after ng sala. Kung hindi nyo kayang, hindi nyo naisaulo, pwede nyo binabasa. May print out kayo, pwede nyong basahin hanggang sa ito yung may saulo nyo. Pagkaraan mabasa yung mga dua na ito, ayun na nga, yung subhanallah.
33 times, subhanallah, alhamdulillah, 33 times, yung ibig sabihin ng subhanallah, kaluwalhati ang kay Allah, ay yung alhamdulillah, ang papuri ay kay Allah lamang, Allahu Akbar, si Allah ay dakila, no? 33 times din yan. Tapos ang buuin ito ng isang daan sa pamamagitan ng pagbigkas ng dua na ito. Ano yung pang 100 dun sa 33, ibig sabihin 99. Ang pang 100 yung La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk walahul hamd walahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yun ang pangganap, pangbuo, pangkumpleto sa 99. So kabilang din sa dhikr, no? Alhamdulillah, pagkaraan natin yung dhikr ay babasahin natin yung ayatul kursi, no? Sa suratul Baqara sa verse 255. Kung hindi niyo rin na isaulo, pwede ninyong isulat, no? Yung Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum ila akhir al-baqal. So yung ng suratul yung ayatul kursi, napakabilang sa kainaman. Alam niyo ba na kabilang sa kainaman ng pagbabasa ng aya na ito, sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang binabasa niya ito, pagkaraan ng obligadong salah, sa bawat pagkaraan ng obligadong salah, ay wala nang makakahadlang, makakapigil sa kanya sa pagpasok sa paraiso liban sa kamatayan. Allahu Akbar. So ibig sabihin, pag ikaw ay namatay, kung itatagda ni Allah na ikaw ay papanaw, babawian ng buhay, na pag ikaw ay nagsala at binasa mo ito yung Ayatul Kursi, ay nangangulugan sa madaling salita, ikaw ay tao sa paraiso, inshallah tala. Dahil sa sinabi ng mahal na propeta na sino mang magbasa ng Ayatul Kursi, sa bawat obligadong sala ay siya ay makakapasok sa paraiso. Yan ang kahitan ng pagbabasa ng Ayatul Kursi. Kabilang din sa dhikr ng pagkaraan ng sala ay yung pagbabasa ng Suratul Ikhlas, yung Kul Huwallahu Ahad, Suratul Ikhlas, Kul A'udhu Birabbil Falaq, Suratul Nas, Kul A'udhu Birabbin Nas, ay binabasa natin to pagkaraan ng sala. No, isusunod natin pagkaraan ng Ayatul Kursi, no? Babasa natin to itong tag-iisang beses lamang, maliban na lamang sa sa Salatul Maghrib at sa Salatul Fajr, dahil babasahin natin to itong tatlong sura na ito ng tagtatatlo. No, ibig sabihin sa Zuhur, Asar at Isha ay tag-isang beses lamang. Okay? Sa Fajr at Maghrib ay tagtatatlong beses itong tatlong sura na ito. Okay? So malinaw. So ito ay kabilang sa mga dhikr. So ito yung mga dhikr na nabanggit, mga brothers and sisters, na ating sasambitin, sasabihin, gugunitan inshallah sa pamamagitan ng mga dhikr na ito. At ito ay nakasulat, no? Nakalagay sa inyong module, no? So pwede niyong binabasa, mag-print out kayo dito. Okay? So may mga ibang panuntunan na nabanggit ang ating Sheikh dito, si Sheikh Salih Fauzan, bilang paalala dito. Sabi niya rito, yung anong hatol sa ginagamit na yung misbaha, no? Yung misbaha, yung pasbih, yung misbaha, alam niyo ito, yung misbaha, yung pasbih, kung sa lingwaheng Maranao, no, yung nakikita natin na nakatali, sinulid na may mga bato, o di kaya alam natin to, yung misbah, anong hatol sa paggamit nito. Ito ay masala na napinag-usapan ng ating mga ulama. Ang hatol lang ng misbaha ay mubah, no? Mubah, pwedeng gamitin, pero mas mainam, okay? Mas mainam gamitin ang mga daliri. Okay? Pwedeng gumamit ng misbaha, no? Pwedeng gumamit ng misbaha, pero mas mainam, no? Mas mainam ang mga daliri. Ang mas mainam ang mga daliri. Pinahintulot lamang itong misbaha na ito, maaring sa kalagayan na halimbawa sa mga matatanda na nahihirapan silang bilangin, o kaya nahihirapan silang tandaan yung pagbilang, no? Ay maaaring nating sabihin sa kanila na
pinapahintulot o di kaya pwede sa kanila ang paggamit ng pasbi o misbaha dahil sa ganitong kalagayan o ganitong katwiran. Okay, pero sa kabuuan ay mas mainam pa rin ang daliri. Kung kaya mo, hindi na gumamit ng misbaha, ay mas mainam talaga na gamitin mo ang daliri natin, ang mga daliri. Okay? Sa ibang bukod pa doon, sa ibang pag-usap, sa ibang usapin, nagiging bid'a. Okay, dito naman, nagiging bid'a ang paggamit ng misbaha, yung pasbi, misbaha, yung subha o misbaha, kapag pinaniwalaan natin na ang paggamit nito ay may kainaman o di kaya paniwalaan natin na ang paggamit nito ay kabilang sa sunnah. Ibig sabihin, pag may taong gumagamit ng misbaha na pinaniniwalaan ang paggamit ng misbaha ay may kainaman, no? O di kaya may kahigitan, no? O kaya sinasabi nilang ito ay sunnah, no? Masasabi natin ang paggamit ng misba sa ganitong kalagayan, ito ay may tuturing na bid'ah. Dahil ang paggamit ng misbaha ay pinahintulot namang pwede. No, hindi natin sinasabi na ito ay may kainaman, no, o di kaya may ito ay dahil ito ay sunnah. No, ang paggamit lamang ng misbaha mubah, pwede lamang, at sinasabi natin na ang paggamit sa mga daliri ay mas mainam ang paggamit sa daliri dahil ito ang original. Ito ang original na ginagamit ng ito ang katangian original na ginagamit natin sa pagdidikar ang ating mga daliri. No, ang misbaha lamang ay pinahintulot dahil sa natatanging kaninang nabanggit natin na kadahilanan o katwiran. Okay, pero pag may taong gumagamit ng misbaha na pinaniwalaan na may kainaman na etikad na anna fiha fadilatun khasa, may natatanging kainaman o di kaya sinasabing ito ay sunnah na katulad ng pinaniniwalaan ginagawa ng mga sufi. Okay, ng mga sufi na may sinasabi nila may kahiktan daw ang paggamit ng pasbi, misbaha, ng subha, ay ito ay hindi, walang katotohanan, bagkus ito ay bid'ah. Ito ay bid'ah, subhanallah. Kabilang dito, sabi din ng ating sheikh na yung isinasabit nila sa kanilang mga dito, isinasabit na sa kanilang katawan, no, sa kanilang leeg, no, at sila ay nagdidikar, ito ay lahat sa lungat sa sunnah ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na dapat nating iwasan. Okay, mga kapatid, so dapat tayong aware diyan. So ang paggamit ng misbaha, ito ay mubah lamang, mubah, walang kainaman, no, mubah, pero mas mainam saan ang kainaman, sa paggamit natin sa ating mga daliri. Yun ang original na mas mainam na ang gamitin ay ang ating mga daliri. So ito kabilang to sa mga panuntunan na nabanggit ng ating sheikh. So kabilang din mabanggit ko lamang yung pagdudua pagkaraan ng sala. Okay? Ito ay mas'ala na pinag-usapan din ng ating mga ulama. Ang kabuuan nito, mga kapatid, pagkaraan natin ng mga dhikr. Banggitin mo natin, ibig sabihin, banggitin, sambitin, basahin muna natin lahat itong nabanggit natin mga dhikr, at pagkaraan kung tayo ay magdudua, ay ito ay pwede. No, magdua tayo, no, nabanggitin ng ating sheikh dito na magdua tayo ng kahit ng hindi nakataas ang ating mga kamay. Na kahit hindi nakataas ng ating mga kamay, magdua tayo. O di kaya kung tayo ay magsusunna, no, magtusunna ng dalawang rak'a, ay magsunna na tayo, after ng sunna doon tayo magdua ng nakataas ang ating mga kamay. Isa din to sa nabanggit ng makhraj na dapat gawin ng isang tao magdudua. Ibig sabihin, after mo magdhikr, tapos kung gusto mo magsunna, ay magsunna ka na. After mo magsunna, ay doon ka magdua. No? Dahil nabanggit na after ng dua, sunna, ay nagdua ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na kahit nakataas ang ating mga kamay.
Okay? Pero kung magdudua ka ng after ng sala, obligadong sala, ay huwag mo nang itaas yung kamay mo para makaiwas ka sa nabanggit kasi na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam pag siya ay nagdudua pagkaraan ng obligadong sala ay hindi na niya itinataas ang kamay. Pero may mga nagsabi, mga ilang scholar, na kung ginagawa mo to ng minsanan lang, no, hindi mo ginawang kaugalian na pag nagdudua ka after ng sala ay tinataas mo ang kamay mo, minsan na ginagawa mo to, no, minsan nagdudua ka ng nakataas ang kamay, minsan ay nagdudua ka ng hindi nakataas ang kamay. So ang ilang ulama ay pinahintulutan nila to, ibig sabihin pwede. So para sa akin, ito ang aking pinapanigan. No, inshallah ta'ala, after mo basahin, ito ang aking stand sa masala na ito. Aking pinapanigan na after ng sala, obligadong sala, pagkaraan natin basahin ang mga dhikr, no, bakaraan natin basahin ang mga dhikr, ay kung ating nilalayon na magsunna, no, ay dun tayo magdua. No, magsunna tayo after ng dua, ay magdua tayo ng kahit nakataas ang kamay. No? Pero kung sabi natin, hindi, paano ustad kung hindi ako magsusunda? No? Dahil may pupuntahan na ako. Okay? So magdua ka na. Magdua ka na. Subalit, huwag mong gawing kaugalian. Ibig sabihin, minsan nagdudua ka ng nakataas ang kamay at minsan nagdudua ka ng hindi nakataas ang kamay. So ito ang aking pinapanigan sa masala na ito. So naway, naunawaan natin ang masala hinggil sa pagdudua pagkaraan ng obligadong sala. So mga dito na lamang ang ating matatalakay hinggil sa paksa na ito, yung paksa hinggil sa dhikr, no, paggunita, pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala pagkaraan ng obligadong sala. So inshallah ta'ala sa susunod na paksa, pintuan, ay isang mahalagang paksa ang ating tatalakayin. Isusunod natin, tatalakay natin yung mga sunna, yung mga iba't ibang uri ng voluntaryong sala. Mashallah. So napakahalagang paksa ito, mga kapatid, mga brothers and sisters, na dapat yung subaybayin. Inshallah tala, umpisa natin yung mga iba't ibang uri ng sala, ng mga voluntaryong sala, salatul witr, sunnatul ratiba, at iba pa. So dalangin natin na dagdagan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kaalaman at patatagin nawa tayo ni Allah sa landas na ito, ang pagsasaliksik ng kaalaman. Wa akhiru dawana hanggang sa muli, wa akhiru dawana anilhamdulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.